31 mga ari-arian sa 7 iba't ibang mga lugar sa Pilipinas at dimanoy 2.4 billion pesos na halaga sa 3 bangko. Yan ang isiniwalat ni Senator Antonio Trillanes IV na dimanoy mga pag-aari ng pamilya ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, taliwas daw ito sa sinasabi ni Duterte na simple nilang pamumuhay. Buwelta naman ang kampo ni Duterte, hindi porket may mga ari-ari ang nakapangalan sa kanila ay galing na ito sa masama. May exclusive report si Salima Refran. Kung talagang hindi ito totoo, sa sinasabi ni Senador Trillanes na mga bank account ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, dalawa daw ang inilistang adres ng alkalde batay sa mga dokumentong kanyang nakalap. Ito raw ay ang bahay sa Echoland Subdivision sa Davao City at ang nasa P. Guevara Street sa San Juan. Ang townhouse ay sakop ng barangay Maytunas. Ayon sa mga opisyal ng barangay, may isang unit ang pamilya Duterte sa naturang townhouse. Anong tinatanong mo, ma'am? Yung bahay ni Mayor Duterte po dito sa kabila. O sariling unit niya yun dyan, ma'am? Sarili niya. Sarili niya yung unit. Mga gano'ng katagal na niya pagmamayari yun? Kasi dumating ako dito, 3 years ago, ano na, nandun dyan na siya. Sir, dito po ba nakatira si Mayor Duterte? Bihira lang po, ma'am. Pero dito siya nakatira? May unit po siya, pero bihira lang po. Ah, sino na po nakatira doon? Yung mga ano po, yung taga ano po, yung mga bodyguards niya po. Sir, saan ulit yung unit niya, sir? Sa loob pa, sir. Sa loob pa? Kailan po siya huling nagpunta dito? Hindi ko na maalala eh, kasi basta bihira lang. Nakausap din namin ang kasambahay doon. 3 taon na daw siyang naninilbihan sa mga Duterte. Tuwing kailan po siya nandito, ma'am? Hindi naman po siya palagi nandito. Sa hotel lang naman. Saan po? Sa hotel po. Ah, sa hotel po siya natutulog. Po. Hindi po pero saan. Pumupunta rin siya dito, din siya kumakain. Sa Tax Declaration of Real Property, nakapangalan ng unit sa isang Sebastian Zimmerman Duterte na siyang pangalan ng anak ni Duterte. Siya rin daw ang nagbabayad ng realty tax ayon sa Land Tax Office. Sa copy ng Transfer Certificate of Title na nakuha namin sa Registry of Deeds, June 13, 2001, inilipat ang titulo kay Sebastian na nooy 14 taong gulang lamang. Kagabit ng Transfer of Title ang isang affidavit ni Elizabeth Zimmerman, pangalan ng ina ni Sebastian. Nakasulat dito na ang perang pinambili sa property ay galing sa ipon ng ina. Sa Deed of Absolute Sale, 2.3 million pesos ang halaga ng property noong 2001. Batay sa listang ibinigay ni Senator Trillanes sa GMA News, may 41 ari-arian di umano ang pamilya Duterte. 34 dito ang nasa Davao City, 2 sa Dipulog at may tig-isa sa San Juan, Cagayan de Oro, Paranaque, Quezon City at Davao del Norte. Contrary dun sa pinapalabas nila na simple silang mga tao, simple silang pamilya, ang kanilang pamumuhay ay simple, hindi po. Marami silang ari-arian. Mahirap yan. Hindi ka basta-basta namamakyaw ng mga property. Kung yung mga ordinaryong tao, kung may isa kang property yung tahanan mo, okay na dapat yon, sapat na yon. Kung may isa pa, oh, sige. Pero yung mga 10, kailangan ipaliwanag yan. Sa datos naman ng Land Registration Authority, 4 sa mga nasabing property, kanselado na ang Transfer Certificate of Title. Ibig sabihin, iba nang may-ari. Pero ang mga nalalabing ari-arian, tugma ang pangalang nakasaad sa listahan ni Trillanes. Si dating Davao City Mayor Sara Duterte, may 15 ari-arian. 4 ang nakapangalan sa kanya, kasama ang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Si Vice Mayor Paolo naman, may 10 ari-arian. 2 dito nakapangalan sa asawang si Lovely Sangcola Duterte at 2 naman sa isa pang asawa na si January, Muslim convert ang Vice Mayor. Si Sebastian naman may 8 ari-arian din. Si Veronica Avancena Duterte naman, na anak ni Duterte kay Honeylet, nakapangalan ang 2 pang ari-arian. May property din na hindi malinaw kung ano ang kaugnayan sa mga Duterte. Ang property sa Dipolog, nakapangalan sa mag-asawang Sebastian Descalyar at Jesusima Duterte sa Dipolog. At ang property sa Cagayan de Oro na nakapangalan sa isang Gian Paolo D. Duterte. Bukod dito, sabi ni Trillanes, may 2.4 billion pesos silang nadiskubre sa joint account ni Mayor Duterte at anak niyang si Sara sa 3 bangko. I believe merong mga perang hindi nakapangalan sa kanya. May mga properties na hindi nakapangalan sa kanya. So, malalim-lalim ito. Meron silang mga tagong yaman din sa mga bank accounts. At malaki. Malaki-laki. Kung susumayin, siguro daang milyon.
Sagot ang tagapagsalita ng PDP laban na partido ni Duterte, pagmamay-ari ng mga anak ni Duterte ang marami sa mga property at hindi naman talaga sa alkalde. May kakayanan naman daw bumili ang kanyang mga anak ng ari-arian. Yung mga anak naman po niya ay may kaya rin. Sa totoo nga po, si Mayor Sara ay isa rin pong abogado. Simple po sila, pero hindi naman nila sinasabi na wala silang kakayanan. Hindi po tama na inaakusahan nyo sila na porkit meron lang pong nakapangalan sa kanila, ay galing na po yun sa masama. Hamon ng partido kay Trillanes, maglabas ng affidavit para ipakita kung saan at kailan niya nakuha mga impormasyon, pati na kung bakit niya ito inilabas. Tanong naman ang tagapagsalita ni Mayor Duterte kung mayroon silang ebidensya, bakit hindi sila noon nagsampa ng kaso. Sinasabotay umano ng mga alegasyon ang pangunguna ni Duterte sa presidential race. Ipinagtanggol din ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang running mate sa mga kumikwestiyon sa pinirmahan nilang waiver. Yung sinasabi nilang it's not specific, matuto naman silang mag-English kasi nakalagay doon all accounts, nakalagay doon all denominations, foreign and local. I believe 100% unang-una that Mayor signed our waiver in good faith noong March 11. I believe 100% that the Mayor will come out of this unscratched. Ngayong hapon, nagpakita si Mayor Duterte ng bank statement sa kanyang account sa BPI Julia Vargas Branch. Ang address na nakalagay rito ay pareho rin ng address na binigay ni Senator Trillanes sa GMA News. Nagkasaad dito na 17,000 piso ang laman ng bank account mula December 31, 2015 hanggang March 31, 2016. Naunang sinabi ni Trillanes na may mahigit 200,000 pisong account noong 2014. Salima Refran, GMA News.